Tayo po ay magpapanibagong topic na sa pagkakataong ito, pero nais ko munang ipaalala sa inyo, sa nakaraan ay nakita natin kung gaano karami ang ginagampanan ng banal na espiritu sa buhay ng mga tao na nakaugnay sa pagparito ng anak ng Diyos. Simula sa bago magbuntis si Maria, sa kanyang pagbubuntis at sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita rin natin kung ano ang mga ginawa niya sa buhay ng Panginoong Jesucristo na tila baga bago pumasok sa pagmi-ministeryo ang Panginoon, siya ay tumutulong sa kanya sa labas at doon ay ipinakita kung paano magtagumpay ang mga pinili ng Diyos na maisagawa ang mga kautusan ni Moises. Ang babaan ng Banal na Espiritu ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi na lamang pampersonal na buhay ang kanyang ginagampanan. Ito ay paggawa sa kaharian ng Diyos. At ang bawat bagay ay nagagawa niya dahil na rin sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa kanya. Nandoon ang kanyang pangunguna, nandoon ang kanyang paggabay sa lahat ng panahon, nandoon ang pagtulong at sa mataas ng taas ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang sa hindi siya nagkasala sa batas ni Moises, bagkus ay naisagawa pa niya o kaya ay nagampanan pa niya ang mga matataas na antas ng batas ng bagong tipan na kanyang ipinapakilala. Nagawa niya ang lahat ng bagay hindi dahil kaya niya, kundi dahil pinangungunahan siya, ginagabayan siya at binibigyan siya ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang maisagawa ang mga ito. Alam natin na sa ating kapanahunan, tayo ay nasa ilalim na ng bagong pakikipagtipan ng Diyos sa tao. At yan ay makikita natin ang halaga ng gawain ng Banal na Espiritu na kahit kailan ay hindi po may sasagawa ito nang hindi nagtataglay o pinapasukan nito. Nakita rin natin na maging sa kanyang pagdurusa hanggang sa kamatayan, ay nagawa niyang hindi magkasala laban sa Diyos dahil na rin sa tulong ng Banal na Espiritu. Nandun pa rin ang Banal na Espiritu sa kanyang muling pagkabuhay. Wala pa akong nakikita kung paano siya umakyat sa langit, kung sa kanyang sariling kagagawa nito, sa kagagawa ng Ama o sa Banal na Espiritu. Subalit alam natin na kalaunan ay tinatawag po siya na Baptizer of the Holy Spirit. Tulad ng sabi ko, tayo po ay magpapanibagong topic sa pagkakataong ito. Subalit patuloy pa rin na ito ay tungkol sa Banal na Espiritu. At ang ating pag-uusapan sa ngayon, hindi ko po alam kung aabutin ito ng mga ilang video, 2 o 3. Ngunit ang pag-uusapan nga natin ay ang Banal na Espiritu, ang bagong tipan at ang mga mananampalataya ng Panginoon Jesucristo. Ang katotohanan ay makita natin ang koneksyon ng isa't isa. Na naiisip ko na sa lumang tipan ay meron silang tinatawag na Mosaic Covenant, ang kautusan at ang Israel. Samantalang tayo naman ay meron tayong bagong tipan, ang Banal na Espiritu, ang mga mananampalataya o kaya ay ang Iglesia ng Diyos. Sa ating pagpapasimula ay nais kong basahin ang Hebreo 9:11, 12, at 17. Unahin ko po ang 17 sa aking pagpapaliwanag dito sa inyo. Ganito po ang kanyang sabi. Because a will is enforced only when somebody has died, it never takes effect while the one who made it is still living. Dito po ay makikita natin ang katotohanan tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao. Na sinasabi niya na hanggat buhay ang nakipagtipan ay mananatili at mananatili ang tipan na ito. At dahil ang Diyos ang nagsagawa ng pakikipagtipan sa tao, kung maalala ninyo doon sa Kabanata 15 ng Genesis, na kung saan ay bahagi po nito ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, ay dumaan ang Panginoon doon sa pagitan ng mga hayop na hinati na inihanda ni Abraham, na nangangahulugan nito na magkakaroon ng parusa kapag hindi na isagawa ang mga pamantayan ng tipan na ito o kaya yung mga tinatawag na provision, at upang mapawalang bisa ito ay kailangan ding mamatay ang isa sa mga naging kabahagi nito, pero higit sa lahat ay ang Diyos na siyang pinagmulan ng pakikipagtipan na ito. Subalit dahil hindi mamamatay ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay kailangang magkatawang tao, ang anak ng Diyos.
At sinasabi rito na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, yung lumang tipan na yon, the Mosaic Covenant, can now be abolished. Ang pamantayang ganyan ay mababasa natin sa Roma Kabanata 7. At yon ay tumutukoy tungkol sa mag-asawa na ang lalaki at babae sa kanilang kasal ay nakikipagtipaan sa bawat isa at hanggat buhay sila ay hindi maaaring mag-asawa ang bawat isa sa kanila. Diyan din po ay maiisip nawa natin na ang kasal ng mag-asawa, lalaki at babae, ay hindi po talaga dapat tinatawag na marriage contract kundi marriage covenant. Alam naman natin ang katotohanan na sa kagagawan ng Diablo na nais niyang sirain ang mga gawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang impluensya ay nagawa niya ito sa mundong ito. Sa mundong ito ay ginawang legal ang divorce. Pero sana naman po sa mga Kristiyano, hindi po ginagawa o pinag-iisipan ang mga bagay na ito because this is from the devil. This is from the devil. Lagi ko nga pong sinasabi, bakit ang dami ay nakakaisip ng mga rason para dahilan ng paghihiwalay at walang nakakaisip ng dahilan kung bakit kinakailangan nilang magpatuloy na magkasama at iayos ang kanilang pagsasama. At diyan ay maiisip natin na sa mundong ito na kontrolado ng Diablo ay patuloy na gumagawa ang kaaway upang maisakatuparan ang pagsira sa mahalagang disenyo ng Diyos. Ngayon po ay babasahin ko ang verse 11 saka 12 dito pa rin po sa Hebrews chapter 9. But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, not a part of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Dito po mga kapatid ay makikita natin na nung ang Panginoon Jesus pala ay inakyat sa langit o umakyat sa langit, ay makikita natin na meron pa rin po siyang ginawa. Ano po ang kanyang ginawa? Dito ay makikita natin na sinasabi, this is a revelation of what He did, na dito ay pumasok po siya sa tinatawag na perfect tabernacle, the heavenly tabernacle, kung saan yun pong ibinigay na modelo kay Moises ay galing doon. Dala po ang kanyang dugo upang ihain ito para sa bagong pakikipagtipan sa Diyos. Ngayon ay maalala ko ang isang katotohanan na nasabi ko sa mga pagtuturo ko tungkol sa kaligtasan na nung nagkasala si Satanas sa langit at nakita niya ang gagawin pang paninira ng Diablo at ang pagkakasala ng tao, ay nakipagtipa ng ama sa anak na darating ang isang araw na siya ay bababa sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao upang ihain ang kanyang sarili at solusyonan ang kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay nabigyan na ng katarungan ang kasalanan ng sangkatauhan, lalo tigit sa mga sumasampalataya sa kanya. At sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan, yung lumang tipan ng Diyos sa Israel ay natapos na. At ngayon, sa pamamagitan ng kanyang paghahain ng kanyang dugo, ay ginawa niya ito upang sa gayon ito ay para sa pagpapanibagong tipan na bilang dakilang saserdote ay siya ang naghahain ito sa Ama. Ito po ang sabi ng verse 12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. And then basahin ko po sa inyo ang verse 16. In the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it. So dyan ay makikita natin, it was He, the one who made it. Dun yan sa Old Covenant, na katulad ng sinasabi ko, dahil sa kanyang kamatayan, pwede nang i-abolish yun. At dahil na rin sa kanyang dugo na inihain niya, yun po ay para na sa bagong tipan. By the way mga kapatid, kung titingnan po ninyo ang inyong Biblia, makikita ninyo yung in the case of a will, sa verse 16 po ito. Yung will po dyan ay katumbas po ng salitang covenant.
Yung pong covenant ay marami rin pong salita na katumbas ito katulad ng treaty, agreement. At isa po dyan ay yung will na parabagang ito ay testament. Nawa po ay napag-ugnay-ugnay ninyo yung mga sinasabi ko rito. Dahil yan po ay napakahalaga bukod sa sinasabi ng New Testament tungkol sa abolition of the old covenant and the establishment of the new covenant. Kung kayo po ay dumaan na sa understanding covenants sa pangalawang semester ng first year, ay maunawaan nyo ang aking mga sinasabi sapagkat higit kong binigyan ito ng mas maraming panahon doon sa aking pagpapaliwanag. So ang gagawin natin ngayon ay babalikan natin sa nagpasimula ang lahat ng bagay na ito, ano ang pinapapilan ng Banal na Espiritu rito, at makikita rin natin kung ano ang pinapapilan ng mga mananampalataya o bahagi ng mga mananampalataya. Basahin ko po sa inyo ang Jeremiah 31:31-34. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they have broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Dito po ay makita natin ang malinaw na pinagpasimulaan ng pagpapanibagong pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Of course, unang-una po ay para sa mga Israelita. Tinatawag itong bago para sa kanila sapagkat meron pong naluma. By the way, mga kapatid, ang Diyos po ay may mga ilang pakikipagtipan sa tao. Meron pong tinatawag na Adamic Covenant, Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant, The Promised New Covenant, at ang New Covenant. At kung isasama pa natin yung Marriage Covenant, the Marriage of the Lamb and the Bride, ay makakabilang po tayo ng pito. Sa mga ilan na hindi po sinasamang may ilan dyan, pero yan po ang nakikita ko sa Biblia. So, makikita po natin na katulad ng sabi ko, kung meron pong bago ay meron pong luma. At tandaan po natin, kahit kailan po ay hindi maaaring dalawa ang uri ng tipan na pinagsasama. Mamaya-maya po ay ipapakita ko sa inyo na kung saan ay medyo nakikita na natin dito na mayroon pong tipan na inabolis at meron pong bago na itinatatag. Dahil hindi po maaari na dalawang tipan ang umiiral. Para po yung dalawang kontrata ang umiiral sa iisang pagkakataon na may magulo po yan. At alam nyo ang katotohanan na nababanggit ko ang mga yan sapagkat ang totoo ay marami po ay hindi naunawaan ang bagay na ito yung pakikipagtipan ng Diyos sa tao na pinaghalo-halo po sila. Malala ko yung talinghaga ng Panginoon sa Mateo 9:15-16 nang sabihin niya, huwag ninyong ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan o ang lumang alak sa bagong sisidlan sapagkat pareho silang masisira. At yan po ay talinghaga ng Panginoon tungkol sa mga tipan na hindi dapat pinaghahalo-halo. At maalala niyo ba na ang unang himalang ginawa ng Panginoon Jesucristo ay gumawa siya ng alak sa kasalan? Unang-una po, yung kasalan ay meron pong pagtitipan dyan. Pero kung ikukonekta po natin doon sa sinabi kong talinghaga, ay makikita po natin na yung mga nakatikim sa alak na ginawa ng Panginoon Jesucristo ay mas masarap bagamat ito ay bago at yan ay tumutukoy sa ikinaganda ng bagong tipan o kaya ay ikinahihigit nito kaysa sa lumang tipan. Nawa po ay nauunawaan po natin ang bagay na yan. Marami tayong makikita dito sa pangako ng Diyos na ito na pakikipagtipan ng bago sa mga Israelita. Unang-una po, nung banggitin niya ito, ay binanggit niya ang Israel at Huda sapagkat sa panahong yan sila po ay divided kingdom. Pero kalaunan ay isa na lamang binanggit niya at tinawag na lamang niyang Israel
At kung alam natin ang katotohanan na sa New Covenant na tayo, ay makikita natin ngayon ang Israel at wala ng divided kingdom. Isa lang po yan sa nakikita nating aspeto o katotohanan tungkol sa katuparan ng pangakong ito ng Diyos. So God spoke about a new covenant. When He spoke, it was in the form of a promise. At diyan po ay makikita natin, when it is a promise, ay wala tayong makikitang kondisyones dito sa sinasabi ng Panginoon. Wala siyang if dito. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang katotohanan ito. Subalit sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay huwag muna nating isipin yung ating kalalagayan. Tingnan muna natin ito para sa Israel. Nakatulad nga po ng sabi ko, kung pinagdaanan lamang po ninyo ito doon sa understanding covenants, ay makikita ninyo at maunawaan ninyo at makikita nyo sa bansang Israel ngayon ang katuparan ng mga sinasabi ng Diyos dito sa mga ipinangako niya sa mga ito. By the way, mga kapatid, nung sabihin niya ito sa mga taga-Huda, actually, ang mga Israelita o ang 10.5 tribes ay napunta na sa Assyria. Yan po ang Israel. And after more than 100 years, kaunting na natili ang Kingdom of Judah o ang Southern Kingdom, subalit later on sila rin ay bumagsak sa kamay ng mga taga-Babylonia. And during the time ay hindi pa po sila napupunta sa pagkabihag. Subalit dahil sa puot ng Diyos sa kanilang pagwalang halaga sa tipan sa kanila, o sa mga provision ng tipan ng Diyos sa kanila, ay wala pong magawa ang Diyos kundi sila ay parusahan. Kailangan din silang ipadala sa pagkabihag. Kung gayon, mga kapatid, habang sinasabi ito ng propeta sa kanila, ito ay nagsisilbing bukang liwayway ng pag-asa. It was a ray of hope for the Israelites who were at the verge of going to captivity. Nais ko pong sabihin sa inyo na hindi lamang po dito sinasabi ang tipan na ito. Pag binasa po ninyo ang Jeremiah 32 ay makikita po ninyo ang paulit-ulit na binabanggit diyan ng Diyos tungkol sa tipan na ito, o kaya hanggang sa Jeremiah 33. At kung babalikan din po ninyo ay meron na siyang binabanggit sa aklat ng Isaiah. Mula po sa 54 hanggang 60 ay marami po siyang mga sinasabi diyan tungkol sa bagong tipan na ito ng Diyos sa kanila. Mamaya-maya po ay gagamitin natin ang Ezekiel 36 kung loloobin ng Diyos ay 37 na nandiyan ang mga ilang sinasabi niya tungkol sa kanyang bagong tipan para sa Israel. Ang mga ilan po sa magagandang pangako ng Diyos diyan para sa Israel ay yung pangako sa kanila na sila'y muling ibabalik sa kanilang bansa. Ilan sa mga ito ay literal nating makikita sa ating mga mata sa ating kapanahunan. Halimbawa ay pagka binasa nyo ang Ezekiel 36, sa dulong bahagi nito ay makikita nyo na ang Diyos ay nangakong gagawin o pagagandahin niya at payayamanin niya ang bansang Israel. Nangako rin po siya dyan ng mga proteksyon na ibibigay sa kanila, na kung titingnan natin ang katotohanan nito, ang mga bansa sa paligid ng Israel ay nangangarap na sila'y sirain. Pinapaula na sila ng mga bomba, subalit pinagkalooban sila ng Diyos ng katalinuhan na makagawa ng kanilang pananggalang sa mga ito. Nais ko lamang pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang mga pinangakuan ng Diyos sa New Covenant ay yung kanilang mga ninuno, at itong mga nakakaranas ngayon ay ang kanilang mga inapo sa alinlahi. Pinarusahan ang kanilang mga magulang sa paulit-ulit na pagpunta sa pagkabihag, subalit makikita rin naman natin na tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Nais ko lang po ipaalala sa inyo, mga kapatid, ang katotohanan na yung mga nakakaranas sa ganda ng kanilang physical na kalalagayan sa ngayon ng bansang Israel ay hindi po yan nangangulugan ng pagmamana ng buhay na walang hanggan. Kinakailangan po nilang sumampalataya sa tagapagligtas na tinanggihan din naman ng kanilang mga ninuno na dahilan na muli silang ipadala ng Diyos sa pagkabihag. At ang katotohanan diyan ay makikita natin na pagkatapos tanggihan ng mga Israelita ang Panginoon sa Kristo, ay muli silang nangalat sa mga bansa, lalo na sa Europa, subalit mayroon na pong mga ilang nakaranas sa kanila sa pangako ng Diyos sa spiritual na aspeto, lalo na ang mga apostol
na mamay ipapakita ko sa inyo kung paano nila naranasan ang bagong pakikipagtipan ng Diyos. Nais ko lang ipaalala sa inyo, mga kapatid, na naparito ang anak ng Diyos, kailangan niyang mamatay para tapusin ang lumang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Subalit bago pa man mamatay ang Panginoon Jesucristo, ay nagkaroon siya ng inaugurasyon sa bagong tipan. Sa Lucas 22:19-20, at nais ko pong basahin sa inyo, "And he took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, 'This is my body given to you, do this in remembrance of me.' In the same way, after the supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.'" Ang lumang pakikipagtipan ng Diyos ay sineselebrate ito ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagkatay ng tupa, pagkain ng tinapay na walang libadura. Subalit sa pagkakataon na ginawa ito ng Panginoon, metaphorically, sabi niya sa tinapay, "This is my body given for you." And then ang sabi niya, "This is the cup of the new covenant in my blood, which is poured out for you." Na ngayon ay alam natin na ganyan na tayo magdiwang sa bagay na ito. So lahat ng yan ay makikita natin, mga kapatid, na ito ay dahil sa meron pong ipinangako ang Diyos. Ginawa niya ang pangakong ito sa mga Israelita sa lumang tipan na isinasakatuparan niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang katanungan ay, ano ngayon ang papel ng Banal na Espiritu sa bagay na ito? Yan ay sapagkat alam natin na ang ating pinag-uusapan dito ay ang Banal na Espiritu at hindi ang Panginoon Jesucristo. Pero kapag ka pinag-usapan natin ang tungkol sa covenant, ay lagi pong kasama ang Diyos diyan. Na ang ibig ko sabihin ay ang tatlong persona ng Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit. It cannot be the Son alone, it cannot be the Father alone. Pero ano ang nakikita nyo na papel ng Banal na Espiritu sa mga ito? Basahin ko po ang Hebrews 10:15-17. By the way, mga kapatid, pagka pinag-usapan ang tungkol sa New Covenant, ang the best book na pwede nating gamitin ay ang aklat ng Hebreo. Unang-una po ay sapagkat ito ay mga Israelita. At alam natin na sila ay mga mananampalataya. Para maunawaan po ninyo, bakit ganito ang tempo ng laman ng sulat na ito, na sa aking pagtanto ay si Pablo ang sumulat, at kaya lamang niya hindi inaangkin ito ay sapagkat alam natin that he is the apostle to the Gentiles and Peter was the apostle to the Jews. Bilang pagbibigay galang kay Pedro, malamang ay hindi niya sinasadya bilang siyang sumulat, kundi kagagawa ng Banal na Espiritu. Ganun pa man, mga kapatid, ay kayo na rin ang tutuklas sa mga katotohanan yan na sinasabi ko tungkol sa inyo, sapagkat marami po ay nag-aakala nawala sa dalawa ang sumulat, hindi si Pedro, hindi si Pablo, malamang si Apollos, malamang ay si Priscilla at Aquila o sino pa man. Pero sa assessment ko nung itinuro ko ang aklat ng Hebreo ay malaki ang porsyento na si Pablo ang sumulat nito. Sa Hebreo 10:15-17, "The Holy Spirit also testifies to us about this." Ang chapter 10 po ay punong-puno ng pagsasalita tungkol sa pagpapanibagong tipan ng Diyos sa tao. Ulitin ko po, "The Holy Spirit also testifies to us about this. First, he says, 'This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds.' Then he adds, 'Their sins and lawless acts I will remember no more.'" Ang mahalaga na nais kong ipakita sa inyo rito, mga kapatid, ay yung papel ng Banal na Espiritu tungkol sa pakikipagtipan ng Diyos na ito. Kung aaninagin po natin, ay tila siya yung nagsalita sa panahon ni Jeremias. May kaunting kaibahan ng wordings, marahil ay dahil nandoon na ito sa Hebrews chapter 8. Pero ang nais kong makita nyo dyan, na yun palang nangako, nagsalita sa pamamagitan ng propeta ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Ulitin ko po yung unang bahagi ng 15. "The Holy Spirit also testifies to us about this. Then he says,
This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Diyan ay makikita natin ang malinaw na kapag binasa natin sa aklat ng Jeremias, it seems that God, hindi natin alam kung sino sa kanila. Pero dito ay malinaw na sinasabi ng author dito na ang may panukala nito ay ang banal na Espiritu. And of course, he is the spirit of prophecy. Kung gayon mga kapatid, kapag ito ay pinangako ng banal na Espiritu ay obligasyon niya na tuparin. At alam natin ang katotohanan base sa ating pag-aaral tungkol sa kanya na gagawin at gagawin po ng banal na Espiritu ang lahat ng ipinangako niya. Sa sinasabi kong yan ay pwede nating sabihin lahat ng ipinangako ng Diyos ay bibigyan niya ng katuparan at pareho ang dalawang iyan. So kung titingnan natin mga kapatid na noong umakyat ang Panginoon Jesucristo, yun ang kanyang papel. He abolished the old covenant in heaven and then he put up the new one. The Son is acting as the mediator but also being the law giver, the provision giver which came from the Father. Yan po ang sinabi niya, I do not speak in my own. I speak only what the Father told me. Ang ipinapakita ko sa inyo rito yung papel ng Trinidad. So, all from the Father, through the Son, and with the power of the Holy Spirit. Kaya dyan ay makikita natin yung katotohanan ng sinasabi ko that it was not only one of the person of God who works in the new covenant or in every covenanting with people. Isa sa mga ayaw kong makaligtaan dito mga kapatid ay yung uri ng bagong tipan ng Diyos sa tao. Pag binasa po ninyo yan, maging doon sa Jeremiah 31:31-34, Hebrews chapter 8 verse 8-13 or 6-13 ay makikita po ninyo at isama pa natin itong binasa po sa chapter 10 verse 15-17 ay mababasa ninyo yung paulit-ulit na salita na I will, I will, I will, I will, I will. Sa Jeremiah 31:31-34 ay 6 po na binanggit yan. Yung sinabi ko na nasa Hebrews chapter 8 verse 8-13 ay almost the same wordings, pareho lang ang mga sinasabi rito, inulit lang ito ng author, and so it can be 6 times mentioned again yung I will. And then dito sa chapter 10, which was only a reiteration of everything, is possibly about 6 times again. Pero nice kung makita ninyo ang katotohanan na sa New Covenant, the establisher and the doer, the accomplisher is God. Na nangangahulugan po yan, that we must have to be a part of it, we must have to believe, trying to do the provision, but the help and the accomplisher will be God through His Holy Spirit. At dahil dyan ay makikita natin na wala po tayong may pagyayabang sa bagay na yan. Hindi po maganda na hindi nyo makita ang mga katotohanan ito at nais ko pong pansinin natin muli yung mga sinabi niya. I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. So he promised, he initiated the new covenant. This is the covenant I will make with the people of Israel at that time. Nandun yung pangalawang I will, pero makikita natin na hindi niya na binanggit ang Judah sapagkat sa ngayon ay makikita nga natin na hindi na ito divided kingdom. And then sabi niya, I will put my laws in their minds and write them in their hearts. Alam natin na sa Old Covenant, ang mga kautusan ng Diyos ay nakalagay sa tipak ng bato. Malala ko yung sinabi sa aklat ng Ezekiel na kaya niya ito isinulat sa bato ay sapagkat ang mga puso ng mga Israelita ay matigas kaysa sa bato. Sabi niya rito, I will put my laws in their mind. Hindi po ito nangangahulugan na hindi na tayo mag-aral at magbasa, ilalagay na lang ng Diyos na literal sa ating mga kaisipan ang kanyang mga batas. Alam natin ang katotohanan ay pinag-utos ng Panginoon, teaching them to obey everything that I have commanded you, na nangangahulugan na yan ay mga batas ni Kristo para sa new covenant. Ang ibig sabihin dito na I will put my laws in their minds is not the ability to memorize but the power of God to remind them. At nabanggit niya ng Panginoon sa kanyang mga alagad,
He will remind you everything. At ako'y naniniwala na sa panahong kailangan nating paalalahanan tungkol sa mga batas ni Kristo, mga salita ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng kagagawan ng banal na Espiritu. Sinabi pa niya, I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. And then sinabi pa niya, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Isa po yan sa napakahalaga na kalalagayan ng New Covenant na ang Diyos ay pinapatawad tayo. Sinabi nga sa sulat ni Juan that if you confess your sins, God is just and faithful to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Pero unang-una po dyan ay yung nagagawa ng dugo ng Panginoon Kristo. At higit sa lahat na maunawaan natin tungkol sa ating mga pagkakasala sa Kanya o laban sa Kanya, ay yung sinabi niya, I will remember their sins no more. So dyan ay makikita natin na hindi na nag-iipon ang Diyos ng record tungkol sa ating mga kasalanan. Again and again, ang dugo ng Panginoon Kristo ay sapat para linisin ito. But we have to come to God and confess them and return to Him. Sa dugo ng hayop, ito ay natatakpan lamang, at kapag ka nagkasala, ay muling nauungkat yung dating kasalanan. But not in the new covenant, because it is through the blood of Christ, the eternal blood of Christ, that they are all cleansed. Yung salitang, I will, ay nangangahulugan po na hindi sa abilidad ng tao nagagawa niya ang mga bagay-bagay. At alam natin ang katotohanan, that is the work of the Holy Spirit of grace to enable us to obey the law, to do the things for the glory of God, at kung ano-ano pa na kailangan natin gawin sa ubasan ng Panginoon. At masasabi natin ang katotohanan ng ganito, it's not what I did, but it is what God did through me. Sa Filipos 2:13 ay yung sinabi niya, for it is God who makes you to will and to act. At yan ay makikita natin na lahat ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. We only need to believe, we only need to obey, but not settling or relying in our own ability na katulad sa kautusan. We need to believe in the power of God that is in us. Puntahan na natin ngayon yung ating pangatlong punto sa Acts 2:1-13. By the way, mga kapatid, ang ating unang punto ay sa Jeremiah 31:31-34, the Holy Spirit spoke about the new covenant. God promised a new covenant. Ang pangalawang punto natin ay sa Hebrews 10:15-17. It was the Holy Spirit who spoke about the new covenant. At ang pangatlo nga po natin ay dito sa Acts 2:1-3. Basahin ko po muna sa inyo ang talata, ganito ang sabi niya. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire and separated and came to rest on each of them. Ito po yung panahon na bumaba na ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya. So isipin natin ngayon yung sinabi ni John the Baptist, I will baptize you with water for repentance, but he who comes after me will baptize you with the Holy Spirit. So Jesus promised to send the Holy Spirit to the believers. At dito ay makita natin sa mga talatang ito that God accepted the believers as His covenantal people by giving them His Spirit. Alalahanin natin ang kalalagayan ng mga apostol nang kasama nila ang Panginoon at sa panahon na pinaghihintay sila, sinasabi niya sa kanila, He is with you, kasakasama ninyo, parang nasa tabi niyo. Pero later on ay sinabi niya, but He will be in you, papasok siya sa inyo, at dito nangyari po yon. So tignan po ninyo ang katotohanan ito, mga kapatid. Sa New Covenant, ang token nito ay ang ating pagpapabautismo. Iyan ang bahagi ng tao. Repent and be baptized, sabi ni Apostol Pedro. Sinabi rin po yan ng Panginoon.
he who believes and is baptized will be saved. Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diyan ay makikita natin na paulit-ulit na ipinapakita ang kahalagahan ng bautismo bilang tanda ng ating pakikipagtipaan sa Diyos. Ganito lamang kasimple, mga kapatid. Sa mga Israelita, unang-una kailangan silang galing sa salin lahi ni Abraham. Pero kahit sila'y anak ni Abraham, kailangan pa rin silang magpatuli para pumasok sila sa tipan. At kung babasahin ninyo ang Genesis Kabanata 17, ay inutusan ng Diyos si Abraham na kailangan niyang ipatuli ang lahat ng mga lalaki at ang kanyang mga magiging anak na lalaki. Maalala ninyo na lagi kong sinasabi, isang bagay na nakaligtaan gawin ng mga magulang kay Moises na muntik nang magpahamak sa kanya sapagkat wala sa kanya ang tanda ng kanyang tipan sa Diyos. Mabuti na lamang sapagkat ito ay naagapan ni Sipora na sumagip sa kanyang buhay. Ang punto ko po niyan, mga kapatid, ay mag-initiate tayo na gusto nating magpabautismo bilang pagtanggap sa pakikipagtipan sa Diyos o bilang pagpayag natin. Subalit nasa Diyos pa rin kung papayag din siya sapagkat bago po ang pagpapabautismo ay kailangan ng pagsisisi at pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Saka pa lamang niya ibigay ang kanyang banal na espiritu bilang tanda na tinanggap na rin niya tayo bilang mga mananampalataya. Ngayon, kung titingnan po natin ang katotohanan dito, na yung mga hakbang na yan, yan po yung proseso ng kapanganakang muli ng isang tao. They have to believe in the Lord Jesus Christ, they must have to repent from their sins, they must have to be baptized, and when God gives His Holy Spirit, they experience a genuine regeneration, born-again experience. At yan ay makikita natin na hindi lamang po yan born-again experience, but also an acceptance from God. Tinanggap niya tayo bilang kanyang katipan. Pero prior to that, mga kapatid, meron pa rin nangyari dyan. Na kung titingnan natin sa Exodus chapter 29, ay yung born-again experience natin ay katumbas ng proseso na pinagdadaanan ng mga saserdote doon. And so makikita niyo ang katotohanan dyan that when God gives His Holy Spirit, He confirms His covenant with us, we were born again in His family, and we became the priest, at sa palagay ko ay meron pa. Nawa po ay nasusundan po ninyo ang aking mga sinasabi. Kaya't nung gumawa ang banal na espiritu sa Acts chapter 2, unang-una gusto ko ipaalala sa inyo ang katotohanan ito, mga kapatid, na yun pong Pentecost is 50 days after God gave them the law. Pentecost. At yan po ay sineselebrate ng mga Israelita yung Day of Pentecost bilang celebration of God gave them the law. At alam natin ang katotohanan na ang banal na espiritu ay dumating sa panahon na yan, Pentecost, na siyang 50 days after the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero hindi po law ang ibinigay sa kanila, kundi ang Holy Spirit. Isipin po natin ang katotohanan ito. Meron pong 365 days ang isang taon. Nagkataon lamang ba kaya na yung panahon na ipinagdiriwang ang pagkaloob sa kanila ng kautusan ni Moises ay siyaring araw na ibinigay sa iglesia ang kanyang banal na espiritu? Nakatsyamba lamang ba o sinadya ng Diyos ito? Alam natin na after that the law was given to Moses, may nangyari po na kasalanan. Kung babasahin po ninyo sa chapter 32 ng Exodus, ay 3,000 ang namatay. At nung ibinigay sa kanila ang banal na espiritu at nangaral si Apostol Pedro, ay 3,000 ang nagkamit ng buhay. Nais kong makita niyo ang katotohanan ito, mga kapatid, na lahat ng ito ay wala pong coincidence. The infinite wisdom and understanding of God is working in everything. At dyan po ay dapat mamangha tayo sa dakilang kapangyarihan at katalinuhan ng ating dakilang Diyos. The Holy Spirit was not only promised by Prophet Joel sa Joel 2:28 and 29, but also a promise of the Lord Jesus Christ, I will send Him to you. At ang sabi niya sa Acts 1:4 and 5, do not leave Jerusalem and wait for the gift my Father
give you the Holy Spirit. Ang ating ikaapat na punto ay dito sa Acts chapter 10 verse 44 to 48. Sabi po rito, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believer who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. Ang nais kong makita naman po natin dito mga kapatid sa ating ikaapat na punto ay yung pagsama ng Diyos sa mga Hentil. Ito ay sambahayan ni Cornelio, nagkaroon ng pangitain si Pedro, nagkaroon ng pangitain si Cornelio, pinagtagpo sila ng Diyos. Kasama ang mga ilang alagad ay pinuntahan ni Pedro, ayon na rin sa direksyon ng Banal na Espiritu, ang tahanan ni Cornelio. At doon, habang siya nagsasalita o kaya nangangaral sa kanila, ay bumaba ang Banal na Espiritu. At yan ay tanda na tinanggap na ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan ang mga Hentil. Special po ang kaganapang ito sapagkat yung proseso na sinasabi ko sa inyo na nauuna ang bautismo ay hindi po nangyari rito. Nauna po ang pagbaba ng Banal na Espiritu sa kanila sapagkat kung titingnan ninyo ay medyo hindi komportable ang grupo ni Pedro na makihalubilo sa mga Hentil na ito at para tigilan ito ay binaba ng Diyos sa kanila ang kanyang Banal na Espiritu bilang pagtanggap sa kanila. At doon ay sinabi ni Pedro, ano ang makakapagpigil para hindi natin sila bautismuhan? At ipinag-utos nga niya na bautismuhan ang mga taong ito. Isang bagay din na makita natin dito mga kapatid, na kahit si Pedro ay tinawag na apostle to the Jews, ay hindi po niya nililimitahan ang kanyang sarili sa mga Hudyo lamang. At yan ay dahil ito ay utos ng Diyos sa kanya. At alam din naman natin na maging si Pablo kalaunan, ay higit niyang inuuna ang mga Hudyo kapag siya ay pumupunta sa isang lugar upang ipangaral ang mabuting balita. By the way, si Apostol Pablo ay na-convert sa Acts chapter 9. Sa chapter 13, they were commissioned at makikita natin sa chapter 15 na meron na pong iglesia na base sa Antioquia, sa siyudad ng Antioquia. At yan po ay naitatag sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Ngayon po mga kapatid, kung tutuntunin natin, bakit ba'y sinama tayo ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan samantalang sa lumang tipan ay mga Hudyo lamang? Malala niyo ba ang nabanggit ng Diyos kay Abraham? And all nations will be blessed through you. At sinabi ni Pablo sa Galacia 3:8 na yung binanggit na yon ng Diyos ay para sa mga Hentil na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay isinasama niya tayo sa kanyang pakikipagtipan. At ito ang binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sinulat sa Efeso 2:11 hanggang sa mga sumusunod, na isinama niya tayo sa kanyang sambahayan, inalis niya ang dividing wall of hostility between the Gentiles and the Jews. And we are now one with the Jewish people who is in covenant with God. As a nation, meron pa rin epekto sa kanila ang pangako ng Diyos na mga binabanggit niya. But as a church, believers of the Lord Jesus Christ, iisa na lamang po tayo para sa Diyos. Ang aking pong ikalimang punto na parang nababanggit ko na sa mga nakaraan ay ito. The believers who were filled with the Holy Spirit, number one, spiritual rebirth happened. So katulad ng sabi ko kanina, that it was not only accepting the people into His covenant, but also the rebirth or the spiritual rebirth na nangyayari po sa new covenant. Ang parte ng tao ay magpapabautismo, ang parte ng Diyos sa tipan na ito ay ibigay niya ang kanyang banal na espiritu bilang kanyang selyo at pagtanggap sa atin. Diyan din ay nagaganap yung sinabi ng Panginoon sa John 3:5. Unless a man is born of water and spirit, that is born again, he cannot see the kingdom of God. So when we acted to go through water baptism, it is an act
of willingness for us to enter into covenant with God. At yung pangalawang parte na sinabi ng Panginoon, water and spirit, yung spirit ay yung ibibigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu as a token of His covenant also, as a seal of His covenant. At yan ay mababasa natin sa Efeso 1.13. Kasama na rin sa inyong babasahin, kung nais po ninyo, ay ang Tito 3.5. At ang isa pa ay sa Colossians 2:11-12. Mahalaga rin po na basahin natin ang Ezekiel 36:26-27. Sabi po dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Marami pong katotohanan dito, mga kapatid. Pero nais ko munang unawain niyo ang katotohanan na ito ay pangako muna sa Israel. Iset aside muna natin ang ating kaisipan para sa iglesia na alam natin ang katotohanan na ito ay mangyayari rin sa mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoon, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Kung iugnay natin yan sa experience ng born again, at doon sa sinabi ni Pablo, therefore if any man is in Christ, he is a new creation. All things are become new. Behold, all things has passed away. Pagka nabago ang ating puso at espiritu, ay imposibleng walang pagbabago sa physical na aspeto. Pagkatapos ay sinabi niya, and I will remove from you the heart of stone. How can you know that you have a heart of flesh or a heart of stone? Pusong bato po yan, mga kapatid, na nangangahulugan po o tila nangangahulugan po na walang epekto sa kanyang salita ng Diyos. Maalala ko ang sinabi ng Panginoon sa Isaiah, this is the man whom I esteem, that he trembles at my word. Binibigyan ko po yan ng diin sapagkat marami sa mga nagsasabing mananampalataya ay matitigas ang puso hanggang ngayon na walang pagkilos sa kanilang mga naririnig na salita ng Diyos. At sasabihin ko ng diretsahan sa ganyang mga Kristiyano na wala kayong pinagbago dahil wala kayong Espiritu ng Diyos, matigas pa rin ang inyong puso at malamang ay marami kang demonyo sa iyong katawan. Wala kang takot sa Diyos, kaya patuloy ka nagpapasasa sa mundong ito. Sa verse 27 ay ang pangako na ibibigay niya ang kanyang espiritu sa kanila. Ulitin ko, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Diyan ay makikita natin na kahit ibibigay na ng Diyos ang kanyang banal na espiritu, ay makikita natin na meron pa rin po tayong sinusunod, and that is the decrees. The law of Christ na kailangan nating maunawaan, malaman, at maingat na sundin. Nasusunod natin yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. The Spirit is the Spirit to move us to obey the law of Christ. Naalala ko na naman yung Efeso 2:2 na kahit ikaw ay nagsasabing born again, nasa church ka, may ministry ka, pero pasaway ka, hindi ka nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, kundi Espiritu ng kaaway. At kailangan mong magsisit, magpakumbaba sa Diyos, at huwag magmatigas dahil baka abutan ka ng puot ng Diyos. Isa pang talata dito sa Hebrews chapter 8, verse 10 to 12. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na pag-uulit ang sinabi ng Diyos doon sa Jeremiah 31:31-34. Sabi po rito, this is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me. From the least of them to the greatest, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. So, eksakto po doon sa ating pinag-usapan kanina sa Jeremiah 31-34 ay pinapaalala lang ng author sa mga mananampalatayang Hudyo ang bagay na ito. Kaya yung sinabi niya rito, no longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me from the least of them to the greatest.
na nangangahulugan dahil sila po ay Hudyo, expected po na alam nila ang kautusan. At kapag sumampalataya sila sa Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas, ang sugo ng Diyos, ay binubuksan ng Banal na Espiritu ang kanilang tabing at napag-ugnay-ugnay nila na ang Panginoon nga ang Mesiyas mula sa Genesis hanggang Malakias na expected na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. At yan ang totoo sa karamihan sa mga Hudyo. Kapag sila lang ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, lahat ng tinatanggihan nila sa Biblia ay napag-uugnay-ugnay na nila, bubuksan ng Banal na Espiritu ang kanilang kaisipan at nagkakaroon sila ng kaunawaan sa katotohanan. Pero kung titignan naman natin para sa ating mga Hentil, ay makikita natin na kailangan natin ang mga tagapagturo ayon na rin sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of ministry so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. We need teachers. We need people who will teach us the Word of God because we are not used to na katulad ng mga Hudyo. Nais ko pong basahin ang Hebrews chapter 8 verse 13. Ganito po ang sabi, "By calling this covenant new, he had made the first one obsolete or expired, and that is obsolete and outdated will soon disappear." Ipaunawa ko po ng konti itong bagay nito sa inyo, mga kapatid. Dahil ito po ay hindi sa ating kapanahunan. Dahil sinabi niya, will soon disappear, ay ang tinutukoy niya ay ang mga ginagawa sa templo sa Israel, sa Jerusalem. So ano po ang ibig niya sabihin? Na-establish niya ang new covenant, tapos na ang old covenant, pero nandun pa rin ang templo na later on ay igugupo sa 70 AD. At doon ay mawawala ng lahat ng mga paghahandog na hinihiling ng old covenant sa mga Hudyo. And remember, these are the Jewish people. Yan po ang explanation yan. Pero kung i-interpret natin yan, na nangangahulugan na hindi yan mangyayari hanggat nandiyan ang Biblia. Pero it already disappeared because the temple in Jerusalem was destroyed by the Roman soldiers in 70 AD. Alam niyo, lahat ng mga bagay na pinag-uusapan natin dito, kung magkaroon tayo ng kaunawaan ay napakasarap. Mapag-ugnay-ugnay natin ngayon ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng Old Covenant at ang establishment ng New Covenant. Ang Banal na Espiritu ay aktibo po sa lahat ng ito. Meron siyang bahagi, especially yung kanyang pananahan sa mga individual na mananampalataya. Sa ating pong pagtatapos, ay nais ko pong basahin sa inyo ang aklat ng ikalawang Korinto 1:21-22. Pakinggan po ninyo. "Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come." Dito ay makikita natin sa sinasabi ni Apostol Pablo na ang bawat pinananahanan ng Banal na Espiritu ay makakapanatili, pero kung ikukumpara natin sa mga ibang lugar ay kailangan lumakad tayo sa hakbang ng Banal na Espiritu, sumunod tayo sa Kanya upang manatili tayong maging matatag. Sinabi niya, "He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His heart in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come." Tulad ng mga ilang sinabi ko sa inyo kanina, that the Holy Spirit is the seal of God's approval, welcoming us to His covenant. But also, makikita natin dito, He was His seal of approval in us. Pag-aari tayo ng Diyos. Nais ko lang sabihin sa inyo, huwag nating basta ang kininyan, evaluate din natin ang ating mga sarili doon sa mga nabibigkas kanina, katulad ng pagkawala ng pusong bato sa atin at pagiging masunurin, para maangkin natin na ang Banal na Espiritu ay totoong nananahan sa atin. Ito po ang unang bahagi ng ating pag-uusap tungkol sa the Holy Spirit, the New Covenant, and the
believers of the Lord Jesus Christ, nawa'y napagpala po tayo sa ating mga natututunang katotohanan tungkol dito. Magandang araw po, sumagana nawa ang biyaya ng Diyos sa atin.